Over the past months, isinama ko kayo sa paglalakwatsa sa iba't ibang lugar dito sa aming probinsya. At kahit na dito ako sa Sorsogon ay pinanganak at lumaki, kasama niyo pa rin akong naging turista sa mga up-and-coming leisure destinations sa bayan ng Erosid. This time, naisip ko na igala naman kayo around the center of our province. So in the next few weeks, feel free na makihitch sa amin at sabay-sabay nating ikutin ang ilan sa mga popular tourist spots sa Sorsogon City. Para sa buhay naman ng trip to the capital, pupuntahan natin ang bagong bukas na coastal road na mas kilala ng mga lokal sa tawag na Rompeolas. Pero bago natin dayuhin ang Rompeolas, dadaan muna tayo sa isang maiksing side trip sa sentro ng Sorsogon. Dahil ito ang capital ng probinsya, dito matatagpuan ang, wait for it, ang City Capitol. While its main function is to house government offices, its surroundings can also double as a park where you can spend your time leisurely. Just outside the Capitol building is a vastly open space peppered with benches and trees. Sa lawak ng lugar, perfect itong hangout ng mga bagets at kahit ng mga lolo at lolang dedicated sa kanilang health and fitness goal. Pwedeng-pwede rin ditong magbike o di kaya naman ay tumambay. Kung gusto mo, pwede ka rin mag-imbento ng sarili mong kaaliwan. Walang pipigil sa'yo. Kagaya na lang nitong trip na naisip ko. Just a couple of kilometers from the capital, mararating na agad ang ating main destination. Nakapag-side trip na tayo dito sa aking nagdaang vlog, but the place offers quite a lot of things to do, kaya naman this time around, ibibigay natin dito ang spotlight that it deserves. Bago pa man buksan ang pinakabago at napakagandang coastal road sa Sorsogon, naging patok na sa mga lokal ang pagbisita sa Rompeolas. Well, kung kami man ang may ganitong lugar sa bayan namin, tiyak na tatauhin rin. Maliban sa calming vibes ng seaside, napakaraming tambay spots ang pwede mong pagpilian. Para sa mga may dalang sasakyan, may malawak na car park malapit sa dagat. It also features a hanging bridge kung saan pwedeng tumulay. Charot! Ano pa nga bang ibang pwedeng gawin dito kung hindi mag-picture-picture? And last but not the least, marami ditong kainan kaya naman siguradong ma-e-enjoy nyo rin ang Rompeolas kung mahilig kayong mag-food trip. Muling naging sadyain ng mga tao ang Rompeolas dahil sa pagbubukas ng coastal road na talaga namang nakakawaw ang datingan. Maliban sa summer road trip vibes na dala nito, naging paborito rin itong jogging place ng mga gustong magsunog ng extra rice. Aside from that, it also has a park kung saan pwedeng maglaro ang mga chikiting at meron ding mga workout equipment para sa mga hindi kontentong jogging lang ang exercise. Patikim pa lamang ang mga ito sa mga lugar at activities na maaari ninyong ma-enjoy sa Sorsogon City. Sa mga susunod na linggo, asahan nyo na mas makikilala pa natin ang syudad sa pagbisita natin sa kung saan mga lugar tayo susunod na mapapadpad. Subukan nating galugarin ang kabuuan ng 31,292 hektaryang lupa ng aming Kapitolyo na in one way or another ay mahalagang bahagi ng kung sino si Bicolanong Lakwatsero.